Hindi naman po ibig sabihin na kapag 24K is pangit na siyang gamitin. Meron tayo dito, yung suot ko na yan. This bracelet is 18K po siya. 18K siya. Dito guys, yan yung sinasabi kong magandang i-vlog siya ng talagang naka-actual. Hey guys, welcome back again to my vlog. For today's video natin guys, ipapakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng 18K, 21K at 24K na mga ginto. So matagal kong hinintay itong opportunity na ma-vlog ko to kasi lahat ng karat na yan wala naman sa akin na on hand. So this time, tong July transaction ko, meron tayong mga gold dito na magiging sample from 18K to 21K at yung 24K. Hindi ako nagpapa-order ng 24K pero matagal na ako may 24K personal gold ko. So ano nga ba guys ang pinagkaiba at karakteristik ng bawat gold natin, no? Ang unang-una dyan guys, meron tayong 14 karat na tinatawag. 14 karat goldies. Ito po ay composed siya ng 58% content of gold. 58% ng content of gold. So ngayon guys, ang ating 14 karat is hindi na siya pawnable. So ibig sabihin, para na lang siyang plated, although 14 karat siya, hindi na siya nasasanla. Hindi na siya valuable ngayong panahon na to. Kahit anong sanlaan, hindi na siya tinatanggap. Ano ba yung nag-start natin na karat ng gold na pwedeng maisanla? Nag-start tayo sa 18K, 18K, 21K, at yung ating 24 karat nga po na gold. Ngayon guys, discuss ko lang, no, ng mabilisan. Para na rin sa mga customer ko na nagtatanong kung ano bang ibig sabihin ng 18K, 21K, at 24K. Ganito kasi yan guys, ang 18 karat of gold natin po, pag sinabi siyang 18 karat, ito po ay composed ng 75% of gold. Yun po ang gold content na included kapag sinabi mo siyang 18 karat. The rest ng percentage na natitira sa kanya is 25% of metal. Saan po ba magandang ginagamit ang 18 karat? 18 karat natin is pwede mo siya ipang araw-araw kasi ibig sabihin nun, matigas ang pinaka-content niya. So, pang araw-araw, pwede mo rin siyang magamit o kung bibili kayo na pang araw-araw talaga, is maganda talaga yung 18K po. Pero, hindi pa po yan, pag sinabing 18K, pwede mo siya pang araw-araw. Meron kasi tayong mga itsura ng gold, tsaka quality ng gold. Yung categorize po ng gold, kahit sabi mong 18 karat siya, pero hindi naman lahat ng 18 karat is magandang gamitin pang araw-araw. Kasi yung iba doon, hindi rin naman siya durable. Yun po yung 18 karat natin. Next po natin is ang ating 21 karat. So, ang 21 karat naman is 87.5% of gold content. At ang natitira pong percent noon is, again po, metal content na rin po. So, ibig sabihin, sa ating 21 karat po, matigas pa rin siya. Matigas pa rin siya kasi hindi pa siya totaling purong ginto. Meron pa rin siyang metal na ginagamit para mabuo ang pagkaka-gold nun. So, yun po ang 21 karat. Ang 24 karat naman natin na usually makikita mo rito sa Taiwan is yung 999.9. Parang germs lang, diba? Pamamatay ng germs. Pero hindi po. 99.9% ang pure gold content ng ating 24 karat. Ano naman po ibig sabihin kapag 24 karat na? Pag 24 karat, purong ginto. As in yung purong ginto siya. Ano po ang mga disadvantage or advantage ng mga ginto depende sa kanilang karat? Una po, ang 18K, matigas siya.
So, pwede mo siya ipang araw-araw. Sumunod natin is yung 21K. Pwede mo rin ipang araw-araw kasi meron din siya metal content na included dun sa karat na yon. Kaya pwede mo siya ipang araw-araw. Kasi alam naman natin guys na ang metal is matigas. So, kahit everyday mo siyang gamitin, hindi agad nasisira yung ginto nyo. Yung mga jewelry nyo nga po kasi nga matigas. Unlike po sa 24 karat, hindi ko talaga siya ina-advise for everyday use. Bakit po? Sa sobrang lambot niyan, time to time na ginagamit mo siya, nagkakaroon po ng deform yung pinaka-design ng 24 karat. Kaya kung sasabihin po ni customer na bakit si 18K namamagnet at saka po si 21K is namamagnet. Bakit nga po? Dahil nga po sa kanilang content na metal. Bakit po ba ang gold sinasamahan siya ng metal pagdating sa 18K at 21K? Bakit po ba siya sinasamahan ng metal? Ang mga metal content po kasi ay ginagamit para sa pag-mold ng design ng mga gold po. So, ibig sabihin po, meron tayong mga design na mahirap siyang i-form kapag wala siyang metal. Sa mga 24K na jewelry shop, nakakapag-mold sila, magaganda rin po yung design. Pero yun nga po, ang nagiging disadvantage niya, sobrang lambot. Hindi naman po ibig sabihin na kapag 24K is pangit na siyang gamitin. Ang 24K is napaka high value niyan pagdating sa ginto kasi nga purong ginto po siya. Ito po pinag-uusapan natin dito yung durability po ng mga item. Lahat naman ng ginto po, lahat niyan from 18K, 21K at 24K, lahat po yan talagang magandang gamitin at maganda po i-invest. Kasi nga po ang value niya ito tumataas. Ang pagpipilian nyo na lang dito, pagbibili kayo ng gold, eh kung paano nyo siya gagamitin, pang araw-araw ba, occasionally ba. Meron kasi mga ganong customer na dapat yun yung inaalam nila kasi kung gagamitin nila ba yun pang araw-araw o pang occasionally, dun sila mamimili po ng gold na gagamitin po nila. Pero kung talagang pang invest lang ang gusto mo, occasionally mo na susuotin, pwede ka mag 24K po. Para talagang mahal. Pero kasi, di naman lahat ng buyer is afford na bumili ng talagang mga high value. Kaya yung iba, basta lang may ginto, kahit 18K, okay na yan kasi nasasanla na yan. Iba-iba rin po kasi yung klase natin ng customer na may encounter. Kaya ang nangyayari po, depende rin sa customer yung pagpili nila ng gold na order nila. Pakita ko na lang po yung pinagkaiba ng mga 18K, lalo na pagdating sa kulay na meron tayo dito, yung suot ko na yan. This bracelet is 18K po siya. 18K siya. Pansinin nyo po yung pinaka kulay ng gold niya. Yan, ang kulay ng gold niya is light. Opo, light lang siya. Kasi meron pa siyang metal content po. Pansinin nyo po yung kulay. Ang kulay niya po is light lang po. Light lang po siya, no? Yan, light ang gold niya. Ito po yung 18K. Ngayon po, ito yung sinasabi ko sa inyo, kaya kinuha ko tong vlog na to, tong opportunity na ma-vlog na to, kasi meron akong pa-order na 21K. So, ang 21K ko na pa-order is eto. Yan. Itong gold na to ay pagmamayari na ni Miss MG ng Largan LP2. Pansinin nyo po si 21K. Ayan po. Ang 21K natin is mas more on yellowish siya unlike sa 18K. Diba po? Mas more on yellowish siya. Yan. So, kitang-kita yung pagkakagold niya. Yan ang 21K. Mas mahal din po siya ng konti sa 18K kasi nga po, the more na mataas yung karat, mas tumataas yung value ng item gawa ng gold content nila is mas tumataas. So, ayan po ang 21K. Pansinin nyo po. Yan, 21K. At yung last po natin, meron ako dito own sample ko. Ito yung 24K. So, ito is pure gold 999.9 germs. Gold content. Ayan. Ganito po siya.
Yan. Ito po is 24 karat na. Pansinin niyo po. Ayan. Sobrang yellow niya. Para na siyang kalawang. Ganyan ang mga karakteristik ng 24K. Ayan na po siya. Yan. Ngayon po, pagtatabihin ko para mas makita niyo siya ng maayos. No? Gagamitin ko muna itong 21K. So, ito po yung ating 18K, which is aking gold. Ilalagay ko rito ngayon si 21 karat. 21 karat na pa-order ko. Yan. Yan. 21 karat. 18K, 21 karat. At saka yung ating 24K. Yan. Dito guys, yan yung sinasabi kong magandang i-vlog siya ng talagang naka-actual. Kasi makikita mo yung pinaka-pagkakaiba nila. Sa kulay pa lang guys, madedetermine mo na kung ang isang ginto ay 18K, 21K, or 24K. Yan siya. Diba? 18K. 18K itong bracelet. Tapos itong next na bag, bag and design, is 21K at ito yung 24K. Diba po? Yan po yung mapapansin yung pagkakaiba-iba nila. Ganyan po sila, no? Ngayon guys, ang pagpili po ng bibiling nyo na gold, wala ho tayong tama or mali na pagpili nyan. Nasa customer lang talaga. Katulad nga nung sinabi ko, kung paano nyo siya gagamitin, pang araw-araw or occasionally lang, yun yung unang factor. Tapos yung pangalawang factor nyan, kung talagang gusto nyong mamahalin kasi gusto nyo investment. Pero kung gusto nyo naman investment na medyo mura-mura lang, pwede kayong mag 18K. Ganun lang po yun guys. So ayan nga po guys, flex ko na rin to yung aking online shop. Lagay ko po dito sa description sa baba yung aking online shop. Kung gusto nyo po mag-order ng mga Saudi gold, nagbebenta po ako nyan. Pwede nyo po akong i-add sa FB. Monthly for orders po tayo, PM nyo lang po for inquiries guys. At thank you po guys for watching. Sa vlog na to, pwede po kayo mag-comment sa baba. Kung may mga katanungan pa kayo regarding sa ginto, sasagutin ko na lang po yung mga comment nyo. At comment nyo na rin po kung para sa inyo, ano ba yung mas gusto nyong ginto? Kung 18K, 21K, o 24K. Ngayon po kami natutunan naman kayo sa aking video na to. Pwede pong pa-like, share, and subscribe naman po sa aking YT channel para po maging updated kayo sa mga upcoming videos ko pa. I'm doing tutorial vlog, travel vlog, pero ngayon di pa ako makagala kasi lockdown pa dito sa Taiwan. Personal vlog rin po para mas makilala nyo pa ang inyong vlogger na tindera. So welcome po dito, pati sa aking online shop. Yan. Hope na magkita-kita pa rin tayo guys sa susunod ko pong video. At please follow me po sa aking Facebook page, sa aking business page po para sa aking mga paninda, at sa aking business page po para sa aking pagbablog. Maraming salamat po and stay safe everyone po. God bless!